Parang si Sisa. Ha? Parang si Sisa dahil nawawala na sa kanyang wastong isip. Parang ito po ang papatunguhan ni Madam Leni Robredo. Kaya ito po ang nangyayari ngayon. Panuorin natin itong si Attorney Barry Gutierrez dahil kahapon. Hindi na nga nagpakita kahapon si Madam Leni sa kanyang radio program. At palagay ko po dahil nabibigatan na siya. Hindi niya na kayang atupagin itong mga nangyayari sa kanyang kampanya. Na kahit anong palabas nila ng mga patalastas, ay ganun pa rin, wala po kahit na ganito po kalaking pag-angat ng kanyang rating, ay wala talaga nangyayari. Kaya, yung ano ba, yung sila na lang ang nagpupuri. Sila na lang ang nagbibigay ng pag-asa kay Leni Robredo. Huwag kang mag-alala. Ma'am, believe kami sa iyo. Ma'am, you are the best. You are extraordinary. Ito po ang sabi. Yung may litrato si BP Leni, 2015 ito sa bus station, kasama niya yung kanyang tatlong anak. So, congressista na pala siya noon. Pero mo nakatambay siya. Nakatambay siya. Inakaupo sila. Yes, late to bus. Yun. Congresswoman na siya. Naku naman ka, Eli. Congresswoman siya, nagbubo siya pa hanggang naga. Eh, huwag na nga congresswoman eh. Vice presidente na siya. Yes. Nagbubo siya hanggang naga. Ilang beses ko na rin siyang nakasabay. Sasakay kami dyan sa may terminal sa Cubao. Tapos, ano yun, overnight, umaga, nandun na kayo sa naga. Pabalik, ganun din. Sasakay kayo sa naga, gabi. Nasubukan ko na yan. Madaling araw dito, di ba? Nasubukan ko na yan, gabi alas. Yun ang pagkataon ni BP Leni, di ba? Simple, 'di ba? Walang arte-arte, 'di ba? Hindi pa VIP, 'di ba? Ganun talaga siya, 'di ba? At sa akin nga, extraordinary na abogado, naglingkod sa mga mahihirap, 'di ba? Dinepensahan yung mga nangangailangan. Tapos extraordinary na mambabatas, 'di ba? Hindi simple, nagpasa ng napakaraming batas, nakatulong ng malaki sa kanyang distrito, 'di ba? At siyempre, extraordinary na vice presidente, di ba? Nakita naman natin sa nakaraang 5 kalahating taon, yung sipag, yung commitment sa serbisyo, yung hindi nagpatinag kahit na kung ano-ano mga paninira at panggigipit ang ginawa sa kanya. Okay. So, nakikita po natin, mga tauhan na lang mismo ni Leni Robredo ang bumubuo na sa kanya. Extraordinary ka, napakasipag mo, napakarami mong nagawa para sa mga mahihirap, marami kang natulungan. Na ito po ay hindi po kinakailangan sabihin ng kahit sino galing sa kanyang mga staff. Kung totoo nga ito, if there is basis na talagang kahanga-hanga ang kanyang naging performance, lalo na po bilang Vice President of the Republic of the Philippines. Imagine nyo, 5 taon at 4 na buwan ka na nakahawak dyan kahit na hindi ka naman totoong hinalal ng taong bayan bilang Vice President. 5 taon at 4 na buwan. Araw-araw lumalabas ka, hindi lamang po sa Facebook at YouTube. Nandiyan ka sa Rappler, nandiyan ka sa Philippine Daily Inquirer, nandiyan ka sa Philippine Star, GMA7. Kahit na siguro pati pag-utot mo, ibabalita nila. ganun ka-supportive sa kanya ang mainstream media. Kahit utot lang yan ni Leni Robredo, ibabalita yan. Kasi kailangan nila na palakihin o pagandahin, pabangawin ang pangalan ni Leni Robredo. Na hindi iyon kailangan. Katulad ni Tatay Digong. Kinakailangan ba ni Tatay Digong na si Attorney Harry Roque ay kailangan pang ilarawan siya na napakagaling? Wala. Kailangan niya sabihin kung ano ang mga ginagawa ni Pangulong Duterte. Ipaliwanag ito
at hindi niya na kailangan magsip-sip pa. Hindi niya kailangan sabihin na, you are the best, Mr. President. You are extraordinary. Ibigay niyo yan, Attorney Barry Gutierrez, sa taong bayan. Because kung totoo nga ang mga sinasabi mo, nakakasiguro ako, lalo na, na meron daw, nakatanggap daw si Vice President Robredo ng higit 14 million na boto noong 2016. Ay aba, kahit na hindi na lang nabawasan yung 14 million na yun. Itong 14 million na naniwala sa kanya ayon sa Smart Magic ay siguro sa loob ng 5 taon at 4 buwan, itong 14 million ay lalong lumakas. Tumibay ang kanilang paniniwala, ang kanilang saloobin na tama yung kanilang desisyon, na dapat nga si Lenny Robredo ang totoong vice president. Di po ba? Simple logic. Yung 14 million na lang, doon tayo mag-umpisa. Parang binigyan mo lang araw-araw, Madam Lenny, na naipapakita mo ang mga larawan mo, mga video mo, kung saan, kunwari masipag ka, kunwari marami kang ginagawa. Ay siguro naman kung totoo nga na may 14 million ka, ay siguro kahit na isa lang madagdagan pa yun. So, talagang matibay yun, nandoon talaga yun, solid 14 million. At hindi po kailangan ng isang Barry Gutierrez na bibigyan pa ng bulaklak. Ah, lalagyan pa ng bulaklak ang pangalan mo. Dahil itong 14 million ay kung nandyan nga sila, kung totoo nga sila, at talagang naniniwala sila, napakalakas siguro ang boses ng 14 million. Talaga siguro, by this time, Madam Lenny, baka ikaw pa ang nangunguna sa mga survey. Kaya nakakatawa. And again, it goes back sa nakikita ko po na may saltik talaga sa utak mo, na pati na yung mga tauhan mo, katulad ni Barry Gutierrez, ay kinakailangan nila binyagan. Bibinyagan ka ng mga pabango. Ha? Bibinyagan ka ng mga matatamis na salita para paligayahin ka. To give you high hopes. To give you high spirits na para hindi ka mawawalan ng pag-asa. Sasabihin nga parang manok ka, shoo-choo! Laban, laban, laban! Ay hindi, hindi ganun. Kaya nga na malayong malayo kayo sa pagtagumpay, it is because palpak. Ha? Palpak. Kung sa produkto ito, may product defect. Defektibo po ang inyong manok. Yung produkto ninyo ay may short circuit na kaagad-agad. At ang short circuit na yun ay nandito talaga. Kaya huwag kayong magtaka. Ha? Huwag kayong magtaka na itong mga bagay na ito na sinasabi ko ay nakikita at nararamdaman, nauunawaan ng taong bayan. Na wala po na kahit ganun po katiting na suporta ang maari nilang ibigay kay Lenny Robredo. Kaya po, hirap na hirap kayo. Yung 8% po ay hanggang ngayon, 8% pa rin. Kahit na ganoong kadaming pera ang ibinubuhos ninyo. Wala.